Good morning mga kalipad. Good morning, good morning. Isa na mga pagpalang araw sa ating lahat. Ngayon, samahan niyo ako. Pakita natin sa inyo ang ginagawa ko kung paano magpasingaw ng pakpak. Ito actual po. Pakita ko sa inyo. Mag-ibon tayo na ipo-force mold ngayon yung mga pang-winter natin. So, kung nakikita niyo to, ito. So, pinboard na to o pod. Parang ganun po. Pin ka sa board. Hindi nyo lang. So, ito po gagamitin natin. Ha? Tara mga kalipad, samahan nyo po ako. Makikita nyo po kung paano kami bumutas ng pakpak. Tara! Mga kalipad, mainit. Ito tayo sa ating sa ilalim tayo ng puno, magbubutas ng pekpek. Pakpak pala. So ayan, nakaready na yung ating mga pang winter. So 30 plus yan. Mamult tayo ngayon. 30 plus, giveaway. So ito, actual butasan to. Papakita namin sa inyo kung paano bumutas ng pekpek. Pakpak pala. Okay, tara po, samahan nyo kami. Kuha na tayo ng isang young bird. Young bird. White banded brook. So, magmamold tayo, siguro isa lang. Isa lang yung mamold natin, yung dulo lang. Dulo lang. So, itong ginagawa namin, babaligtarin mo ulit yung ibon, pahiga, laylay mo yung pakpak, laylay mo, tapos hanapin mo yung pinaka pinagtubuan. So, yun, makakapa mo yan, bago maglaman, may ano yan, may straw, may parang straw. Tama, special po ang cameraman natin ngayon. So yun, butasin nyo lang, butasin nyo yung pinaka malapit doon sa laman. So butas. So isa lang bubunutin natin na. So yan, kung makikita nyo, binutas ko malapit doon sa laman, sa pinagtubuan. So makikita nyo yan, parang straw yan. So eto yung pin, butasin nyo bago doon sa laman. Sige, pasingawin nyo. Yan yung pasingaw talaga. Butasin nyo. Okay. Okay. Sa kabila naman tayo. Kabila tayo. So, ganun din. Higa yung kalapate. Okay. Higa yung kalapate. Higa. Tapos, hanapin yung napin mo yung pinagtubuan ulit. Lapit doon sa laman. So, may parang straw yan. Ayun. Ito, nakita nyo to. Yan. Okay. So, yun, tutusukin mo ng pin. So, butas yan. Mabubutas yan. O, ayan o. Butas o. Tagos o. Tama? Tagos. Pero hindi nyo patatamain sa laman kasi dudugo yan. So, butas yan, kabilaan. Lakihan nyo lang butas. So, sisingaw na yan. Okay. So, ang binutasan namin, ang pasingaw namin, dulo-dulo lang. Dulo-dulong pakpak lang. Kasi, pag nilaglag to, mag-aabot na yan eh. So, pang-winter siya, tag-ulan. So, ito na ilaglag niya. So, July, maglalaglag August. So, pagdating na August, tapos na siya. September, karera na, ready-ready buo na yung pakpak niya. Tsaka pag ito, binunot nyo na, bago mag-training, tapos na rin to. So, magulang na rin yung pakpak niya. Bakit natin ginagawa to? Kasi nga, yun nga, kapag nasabay na, naglaglag ang pakpak sa araw ng panahon ng karera, at kasulukan yung tumutubi pakpak, masakit yan, dudugo yan. So, isang cost din yun para bumagal o mahirapan yung ibon sa pagkampay niya.
So ganun yan. Isa lang ang binutasan namin, isang pasingaw lang. Okay? So kuha pa tayo ng isa. Ha? Kukuha pa tayo ng isa. Okay mga kalipad, ito yung pangalawa. Pangalawa nating imobol. Okay. Tingnan nyo, halos ano na siya, halos pakumpleto na. Pakumpleto na. Nilaglag na niya yung pansyam. Ganun siya kabilis. Pero bata yung ibon na yan, ha? Bakit nangyayari yung bata yung ibon pero ang bilis maglaglag? So, depende yan sa paligiran niya. Pwede kasing sa patoka, mabilis naglaglag, or yung laging nababasa yung ibon, laging naliligo. Yan. Isang causes din yun na para maglaglag ng pakpak. So, may ginagawa nga tayo dyan na minsan 5 months lang yung ibon o 4 months lang yung ibon, nagmumukhang 7 months. So, yung isa pang pamamaraan din yun, isashare natin sa inyo yung paano magpagulang ng ibon pero bata yung ibon. Magulang tingnan pero bata talaga edad ng ibon. Ito, isa na lang oh. Pasisingawin pa rin natin. Kasi yan, para paghaba ng pangsyam na to, nandito na yung bubunutin na natin to. At least nakasingaw na. Parang lalabas siya, natural din na nangyari. Since na marami kasi sila, malilito tayo dyan. Kung hihintayin pa natin ito, malalaglag na rin to eh. Pero hihintayin lang natin to, siguro mga 1 week in time, bubunutin na natin yan. Kasi ito sigurado mahaba na nandito na yan. So okay lang yan kasi nasa lupa lang naman, lapa naman sa training. Wag lang yung ikakarga na sa truck tapos dalawa yung magsasabay na bubunutin nyo. Yun, napakasakit nun, ha? So same proseso tayo. Butas ulit. Butas ulit. Yan. So, pasiyawakan mo nga yung ano, yan. So hanapin yung dahan-dahan lang kasi may katabing tumutubo. So paso sensitive yun. Possible na pag nagalaw yun, pwede rin magdugo yun. So kapaka-pa lang, o, tusok. 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 Okay, ganun din sa isa. Sa isang side, ganun din. Ha? Okay. So, hanapin lang yung pinagtubuan sa malapit sa laman. Butas lang ulit. Okay, butas. Kaya nyo yung butas nyo. Galaw-galawin nyo yung pin para ano. Pagkarayong ginamit nyo, mahihirapan kayo kasi walang ulo yon. So, kailangan nyo ng pinboard. Pinboard ang pambubutas nyo para may handle kayo. Mas madali. Huwag karayong or ano, kailangan may hawakan kayo. So, kahit ilang tusok, basta butasin nyo. So, yun. Nabutas na natin. So, yung pagkakabutas na yun, 5 to 7 days, pwede nang bunutin yan. Pwede mo nang bunutin yan. Bakit? Kasi halos 5 araw, 7 araw na siyang singaw. Hinangin na yun. Tuyo na yung loob nun. Tuyo na yung loob nun. So, ang tubo nun, swabing-swabing yun. Paglabas ng singhaba din, kung gano'y natanggal na dating original niya, na natural, ganun din kahaba yung magiging tubo ng pakpak. So, yun. Sana mga kalipad, may natutunan tayo. Pakishare po yung ating simpleng pamamaraan, lalo na sa mga newbie. Kung gusto niyo mag-force mag, pero bilangin niyo kung saan tatama, kung saan magpopol ng karera o trainingan para hindi mahirapan yung ibon. Kasi once na kinarga natin yung ibon sa trainingan man o sa karera, kapag tumutubo yung mga pakpak niya, lalo sa dulo, masakit po yan. Possible na magdugo, masisira yung tubo. Ha? Okay, pakishare po natin yung video na to. So tingin ko po makakatulong din to sa mga newbie. Yun po. Okay.